kepoyan. Dan dito na naman kami walking ayan para mag exercise uli, walking sana maka hanap kami ng pera na. Hati tayo okay, ha. Kayo. One for you. Oh. Two for me. Ngayon hatian ha. Hindi na mangyayari yun. Nautakan ako noon ng karan eh. Nakapulot ang ano. Ng 1 real. Wala konti ako. Wala konti. Siya wala. Ako meron. Duterte. Oh. Duterte. Oh, for life. Mabuhay ang ating panghulo. Siya lang ang panghulo na nakagawa lahat ng maraming project. Lalo yung blueprint na hindi nila pinagpatuloy ng mga presidente nung araw. Eh ngayon, kung hindi kay Presidente Digong, Tatay Digong, passport namin, natin pala, 10 years na. Walang nangyayari sa Pilipinas. Puro korap. Sa dami ng project niya ngayon, saludo ako sa kanya. Kaya mabuhay si Bilyar. Bilip na bilip kami sa kanya. Number one. Si Mark Bilyar. Sana magtuloy-tuloy. Sweet, sweet. Lalo na yung ano, Dolomite. Bakit eh binapatikos? Napakaganda. Ayun. Kahit nandito ako sa sulok ng mundo, napapanood ko yung mga ginagawa. Bilip na bilip ako sa kanya. Nagpumulat ng mata ng Pilipino. Mga binagawa ano. Sana yung mga media naman, huwag naman na puro batigos. Ang ganda-ganda na nga ng ginagawa ng ating panghulo eh. Hindi ko naging political ah. Eh kung wala lang yung pandemic na ito, siguro napakaraming ano, project na natatapos. Pero sana naman huwag nilang harangin. At hayaan natin ang presidente kung anong gusto niya. Total 2022 election na. Magtulungan na lang para mas maganda pa. Huwag nang batikos dito, doon, kung saan-saan. Pero mas matindi ang media. Kung wala nga social media, wala. Binibilok yung ano, yung utak namin dito. Pero ngayon nagkaroon ng social media, marami nang nagagawa. Kaya sana lahat magtulungan na lang.
para sa ikauunlad ng bayan ng Pilipinas. Dati, nung si Marcos ang presidente, tayo ang number one sa Asia. Ngayon, alam na kung ano ang ginagawa ng gobyerno natin noong araw. Kaya sana, magtulungan na lang. O paano, hanggang dito na lang. At sana, supportahan nyo na lang ulit ito. Next, vlog na lang. Babayo!